Kala nyo, di ko kayo kala! Tahan na. Eh, hindi na masakit to. Hindi kita naprotektahan kay Papa, Ma. Anak, hindi nyo naman kasi trabaho yun eh. Tsaka dapat hindi nyo nakita yun. Kaya pasensya na kayo, ha? Ma, bakit hindi nyo nalang puwiwala yan si Papa? Kasi ayoko siyang sukuan eh. Hindi naman ganyan dati ang Papa niyo. Dati malambing siya. Walang bisyo. May trabaho. Pero hindi na po siya ganun. Kaya nga, gusto ko, mangako kayo sa akin na hinding-hindi kayo magbibisyo magkakapatid. Hinding-hindi ako tutulad kay Papa, Ma. Promise. Tsaka yung mga hindi niyo naibigay sa inyo, bibigay ko. Tulad lang? Sariling bahay. Para hindi na tayo nakikita kay Tita Minerva. Tsaka para sariling gamit yun na rin yung inaalagaan nyo, Ma. Gusto ko yan. Pero ayaw na palang hintayin ni Mama na ako pa ang magbigay ng mga yun sa kanya. Nag-decide siyang ibigay yun sa amin. Sabi mo hindi mo pababayaan yung mga bata, Ronald, ha? Alam ka namang pabayaan ko yung mga yan. Iyanak ko rin yung mga yan. Patrick, yung mga kapatid mo, ha? Kabo. Ralph. Huwag ka nalang umalis, Ma. Alam niyo naman para sa inyo din itong gagawin ko, hindi ba? Pag nakapagtrabaho na ako sa France, ipibigay ko na yung mga gusto ninyo, lalo na sa pag-aaral nyo. Hindi naman pwede kasi nga habang panahon umaasa lang tayo sa Tita Minerva nyo eh. Magpapakabait kayong tatlo, ha? Alagaan nyo lagi ang sarili. Kailangan ko mga anak, kamusta kayo? Ma, okay lang kami dito. Huwag ka mag-alala. Ikaw, kamusta? Okay lang. Nandito ako, nakatira ako sa bahay ng kamag-anak natin. Pero naghihintay pa rin ako makapagtrabaho. Ang papa niyo? Tulog na, Ma. Ama, hindi na ako natutulog sa kwarto natin. Kasi hindi na kita katabi. Lalo lang kita namimiss. Miss na miss ko rin kayo, anak. Miss na miss rin kita. Bili ka na lang kaya ng tiket pa uwi. Ang sabi naman ng tita niyo, kung talagang pipiliin kong umuwi, pwede naman daw. Kaya lang sabi din ng mga kamag-anak natin dito, eh, ganito talaga dito, anak. Balungkot sa una, pero kaya, ano, tiis-tiis lang muna tayo, ha? Ay, Ma, di ba sabi ko sa'yo, nag-audition ako sa PBB? Napili ka? Hindi pa, ha? Pero, pasok daw ako sa next round. Thousands daw nag-audition yun, ha? At kapag housemate na ako ni Kuya, mapaparadyo na ako sa TFC. Hindi nyo na ako masyado mamimiss. Basta ipagpipray natin yan, anak. Sige. Tatawag na lang ako ulit, anak, ha? Kasi nakahiram lang ako ng laptop dito sa tita mo. Mag-iingat kayo lagi. Miss na miss ko na kayo. I love you. Love you, Ma. Ingat. Love you, Ma. Bye-bye. Ingat po kayo dyan. Bye. Sa mahigit 22,000 na kabata ang Pinoy na nag-audition, napili na nga ang 15 official housemates para sa Pinoy Big Brother Teen Edition Season 4. Abangan ang kanilang pagpasok sa bahay ni Kuya. Ral, simula ngayon. Better luck next time na lang daw. Uy, nanonood pa ako. Kailangan natin matipid sa kuryente. Ako, akala ko pa naman magkakaroon na ako ng kapatid na artista eh. Uy! Bibiro lang, Ral! Next season pa naman! Kuya, nawawala yung alas ni Mama! Malamang si Papa yan! Di pa nga natutupos yung restaurant sa akin eh. Dapat tatay, sumuko na yung Tita Minerva eh. Bakit? Sinabi ko naman tutupusin ko, di ba? Di ba? Paano nyo tutupusin eh? Wala nga kayong trabaho eh. Kung pagsalitaan mo ako, parang di mo ako ama! Hindi mo pa ama kayo! Ibastos ka pa ng tanga! Ano? Gabo,
mo? Hindi ka na nahiya sa ate ko? Kaya kung gusto ka niyang palayasin dyan, Ron, nadula na akong magagawa, hindi kita matutulungan. Grace, baka naman pwedeng kausapin mo si ate Minerva? Huwag niyo na ako paalisin. Sige na. Paano yung mga bata? Ayoko na, Ron. Pagod na ako. Ilang beses na kitang pinagbigyan eh. Ayoko na. Grace, kausapin naman nanay niyo. Patrick, Ralph. Huwag na raw ko kayong babalik dito. Bilin ni tita. Grace? Sir, tara na po.